Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and ako po ng Diyos. Meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, yan. Awa po ng Diyos. Once again, meron na naman po tayong panibagong review. And this review is about this product, which is the Xtreme 32V Series Smart TV MF3200V. Ayan guys. So, Smart TV lang to. Hindi po siya Android, no? Ayan. So, actually, na-unbox ko na ito guys. And naka-install na siya doon sa ating wall, no? Bali, this came with a bubble wrap only. Tapos, ang kinaganda naman guys is ano siya, no? Hindi naman damage yung product, no? It comes with the free wall bracket, no? And it has some yung mga tornilyo sa likod, no? So, diretso na tayo guys dun sa ano. So, yun nga, being said, dumating to na bubble wrap lang. So, yun. So, explain ko sa inyo kung ano naging problema ko sa product na ito. Okay? So, dito tayo sa ano natin. Sa ating product mismo. Okay guys, so this one, this is the TV. No? Yan. So, kung mapapansin nyo guys, ayan, so medyo manipis naman ang mga bezels, no? Halos frameless din yung dating niya, no? Ayan, no? Xtreme with the logo. Ayan. Okay, so then makikita nyo rito. Ito yung ano niya, guys. Yung sa mahirap mga anahin niya, no? But it comes with the, ano, no? Some, ayan guys, yung mga... Yan yung mga ano niya. Meron siyang USB, meron siyang mga HDMI, meron siyang line-out, audio out. Yan. And, ayan guys, kung mapapansin ninyo, meron siyang speaker which is not included to the product, no? Binili ko yun separately, no? And ganito yung mangyayari guys pagka ano natin siya, ginamit natin siya. So, it has a light there. Okay. This is the remote, of course. Yan, ito yung remote niya, no? Yan, guys. Hopefully, malinaw yan. Okay. Yan, it comes with the pre-installed Netflix, YouTube. And then, it comes with the logo sa baba, no? Yan, no? So, i-on natin. Okay. So that you will see kung paano siya mag-start. Okay, so yan, guys. Xtreme logo. Para sa mga nagbabalak itong bumili so that you'll know kung ano ba ang itsura ng Xtreme Smart TV. Again, this is not an Android TV. This is a size 32 inches, no? 32 Smart TV lang po ito, no? Wala siyang Google, wala siyang Android na pwede kayong mag-apps. So yan. So ganyan ang mangyayari, no? Alam ko may tatanungin ng mga kung kunyari for example first time niyo siyang bubuksan, may mga tatanungin ng mga details na konti. Meron kang i-connect mo siya sa wifi, ganyan. Other than that, dire-diretso na siya at ganyan pa rin ang uuwian niya. So yun, ang useful lang naman dito sa akin is yung YouTube, of course, yung Netflix. Yung mga ibang apps na yan, kailangan mag-register ka dyan. Enough. If I am not mistaken, is ano siya guys, no? May bayad yung mga apps na yan. Totoo. Ewan ko kung, hindi ko pa nakakalkal lahat eh. Pero yun nga, again, ang nagiging ano ko lang is meron siyang ano guys, meron siyang bayad yung mga applications na hindi naman natin usual na ginagamit. Like for example, yung Prime Video, alam ko may bayad yan. Nasa 300 yata. Pero hindi ko alam eh. Hindi ko pa siya na ano. But then again, this one na yan. So, dito tayo. No? Ayun, no? Dito tayo. Nandiyan siya. Home. Hingin natin yung
source. Okay. Oh, ayan. Ayan yun din. Diba? Oh. Hinaan natin, guys. Medyo maingay. No? Okay. So, ayun. So, syempre, na-review ko na to, guys. Eh. So, bibigyan ko na lang kayo ng pinaka... Ano, guys? Ito yung volume control nung speaker ko sa likod. Kaya, masyadong maingay, no? Ayan, guys. No. By the way, I bought that in Shopee as well. Nasa 150 pesos, no? Ayan. So, ayan. Ang pinaka ano ko dito, guys, ang napansin ko dito is ayan, guys, sandali ah. Naan muna natin, masyado maingay. Kasabi lang ni Papa na ayaw ni Carmen. Okay. Hindi lang napapakasabi. Ayan. Kung mapapansin nyo, guys, speaker ko lang yun, yung nandoon. Pero, dito sa ano, ayan. Lakasan natin siya sa ano. Ayan. Okay. So, ano, guys, i-mute muna natin. Yan, na-mute ko na. Okay. So, basically, I have tried everything. Malinaw naman siya eh, no? Ayan, kung mapapansin nyo, malinaw naman. Sa, hindi siya ganun kalinaw compare sa ibang TV na ano ko, na nabili ko na before. Just like my R Xiaomi here. Ayan, guys, oh, meron pa akong isang TV dito, Xiaomi. Okay. So, this is, ayan, guys. Ito. Malinaw din kasi ito eh. Ito naman, Android yan. No? Xiaomi. Okay. Gagawan ko rin ng review yan, guys, soon. But for the meantime, dito muna tayo sa Extreme. So, ayan. I bought this one kasi siya yung brand na ano, guys, na anong tawag dito? Siya yung brand na siya, I mean, siya yung branded na TV na abot kaya. No. I got this at around 5.7 5.6 with my coins, no. Nabili ko kasi to sa Lazada, no. Si Lazada kasi meron siyang papa-coins na nililes sa mismong product, no. Pero kung bibilin ko ito without the coins, nasa 6,000 din siya. So at that price point kasi, you will be looking for some brands, eh, no? And so far, ito namang Extreme na ito, alam naman natin, nakilala ito sa Magic Sing nila, di ba? Yung karaoke mic, no? So I thought, magiging okay din sa mga products nila since medyo meron na rin namang pangalan itong brand na ito. So, however, ayun nga, guys, so, ang naging problema ko dito, tatapatin ko na kayo, no? Kung bibili man kayo nito, you just have to be ready and just buy a speaker. Okay? A line-out speaker. Kasi, kung kunyari sa TV, like this one, yan guys, sa TV, malakas ang audio niya. No? Pero, no. Sige, sa TV, sa YouTube, malakas ang audio niya. But, sadly, sa ano, sa Netflix, mahina siya. Mahina yung ano niya, yung audio niya sa Netflix. And I just don't know kung sa ibang apps ganun din siya, no? Nakakalungkot kasi I have to buy a separate speaker pa just to enjoy watching Netflix. And that's bad for someone who is a new owner of a brand like this. So, di ba? Dapat ang ginagawa ng Extreme is ano siya, no? Yung pino-promote niya yung walang ganong issue or less issue dahil syempre kung ikaw na bago kang owner ng ganilang brand na ganyan, they should have see na dapat maayos ang naibibenta nila so that in the near future, pati yung mga ibang type ng products nila, mabili din ng mga tumatangkilik ng produkto nila. Like for example, meron naman din silang speaker. Alam ko meron na rin ref itong mga to eh, itong Extreme na ito. So, all-in-one package na siya, no? Dati Magic Sing lang siya eh. Yung mic lang na karaoke yung ano nito, yung sumikat nito.
So, ayun. So, ayun ang ating review, no? Again, tingnan nyo guys, para malaman nyo, ini-Netflix ko yan. Okay. Netflix natin, so that you will witness. Okay. So, nakapatay niyan yung speaker ko eh. No? Nakapatay yung speaker ko. So that, kayo na yung mag-witness kung hindi totoo yung sinasabi ko. And, sandali guys ha. Hanin natin siya. Okay, set muna natin siya. Okay, yan. Papatayin ko yung sound ano natin, yung itong speaker natin ito. At gagamitin natin yung mismong audio lang ng TV. Yan guys. Oh. Tingnan nyo guys. Yan guys. Kailangan itodo ko pa. See? Nakikita nyo ba? Na... Ayan. Kung kunyari guys, okay? So kung kunyari, dali, meet muna natin. Kung kunyari guys, nasa 5 meters away ako, or for example, nakahiga ako, yung audio ko dyan guys, hindi ko na maiintindihan yung mga sinasabi ng mga character na yan. Unlike with Xiaomi, yung doon, yung TV ko na sinasabi ko sa inyo isa doon, sa kwarto. Yun guys, pag dinaan ko pa lang sa 50 yung volume doon. Either Netflix, YouTube, TV, or any apps, talagang malakas yung audio niya. And there's no need for speaker. For a third party speaker, no. Ayan na siya. Ito, todo na, pero I cannot enjoy. Lalo na kunyari guys, nag-uusap-usap kayo, hindi mo na maintindihan 'yan. Ang mababasa niyo na lang diyan guys yung ano, yung subtitles nila. Ano, 100 na 'yan guys. Dapat 'yan guys sa 900 na 'yan. Dapat ano na 'yan. Yung todo na at sabog na yung volume. Pero pag ganyan guys, sa TV lang 'yan malakas. Kunyari TV or YouTube, malakas 'yan. Pero sa ganito, wala. Unfortunately, yun. Then, medyo nahirapan din pala ako na ipawaranti ito. Although, meron silang ano, no? Mabilis yung ano, guys. Mabilis naman yung reply ng mismong seller nito sa Lazada. Pero, hindi na rin kami binalikan. Nakakatuwa. Actually, napaka-unprofessional nung technician na tumawag sa amin ng Extreme, sasabihin ba naman sa amin na kailangan daw, bilhin na lang daw kami ng speaker para daw malakasan yung audio ng Netflix. Which is very, ano guys, napaka unreasonable, no? Ginawa niya kaming, ano guys, yung kumbaga parang, ginawa niya kaming parang walang alam sa mga TV. Eh, sinabi nga namin, bakit yung isang TV namin, hindi naman ganun, no? Talagang mayroong system or software issue or maybe hardware issue. Hindi natin masabi. Hindi ko siya masabi kung ano man ang naging problema nito. And sadly, kung bumili kayo nito sa Lazada, no? Dahil it only came with a bubble wrap, no? Ang nire-require para maibalik ito or para ma-return ang product na ito sa Lazada or sa kanila, sa warehouse or sa mismong seller, is kailangan guys, bilan nyo pa siya ng wooden crate, no? Which is very unreasonable for buyers like us. Kasi syempre kami, hindi kami satisfied. So, binabalik sana namin siya. Napagod na kaming lahat sa paghanap ng babalikan, which is specifically dapat sa JNT ang free returns nito. However, ang JNT, they require wooden crates, no? Tapos nung in-apply naman namin siya na self-arrange, hindi JNT ang pagbabalikan ng product, ang nangyari is, pati pala yung mga iba like LBC,
they also require wooden crate to seek para lang daw sigurado na safe daw dumating yung product sa kanila. And pag self-arrange, kami daw ang magbabayad ng shipping fee, no? Which is pwede daw ibalik sa amin ng seller ito pag kunyari sinabi daw nila na wala naman daw problema, etc., etc. But what ang kinasakit lang ng ulo namin dito is yun nga, they don't understand na may problema yung product nila. Yet, ganun pa rin, no? So, ayun guys, sinishare ko lang sa inyo, no? So that kung may balak kayong bumili ng TV nito, ayun, yun yung magiging problema ninyo in the future. And so far, sa mga iba naman, sa TV, sa YouTube, wala naman siya nagiging problema. Malakas naman ang higup niya ng internet, wifi niya, okay, maayos. Yung sinasabi nilang Dolby, yung audio niya, parang hindi ko rin feel na Dolby siya. Siguro, saktuan lang, hindi naman tunog na cheap, like yung brand, yung mga tunog lata. No, no. They're good naman that, compared to that. Pero, yung sasabihin mong Dolby siya, parang hindi. Unlike yun nga, ito, si Xiaomi, yung nandito sa may TV ko dito. Itong Xiaomi TV namin ito, ramdam ko talaga yung pagka-Dolby niya. May dumadagundong, merong bass yung speaker. Hindi nga lang ganun kagandang-kaganda, pero again, Dolby yan eh. So, yung clarity at saka yung ano ng audio, iba. Pero compared to TCL na dating kong TV, yung audio lang guys ha, ay walang sinabi yung audio ng mga to kahit yung Xiaomi pa. Hindi pa sila pwede sa TCL. Yung TCL kasi guys, talagang pwedeng pang audio at pwede rin pang video. Ganun siya kaganda guys. Pwedeng gawing speaker yung TV ng TCL. Lalo na basta audio, ano sila, Dolby. Meron kasi silang speaker sa baba na special, which is laging yun ang pinagmamalaki ng TCL. So yun guys, I think we're done. Yan na po ang ating vlog for today. This is just a review, no? So, hindi naman siya ganong, ano, ayun guys, yung likod niya, no? Yan, nakikita nyo. Medyo mataba siya sa likod, yun yung free bracket niya. Alam mo, yun lang yung isang nagustuhan ko dito sa product na ito. Kompleto ng tornillo yung brackets niya, no? Unlike doon sa Xiaomi, yun guys, ito. Kailangan pa akong bumili ng ibang ano bracket. And actually yung tornilyo na ginamit ko diyan, tornilyo din dito yan sa extreme na to. Itong si Xiaomi wala eh. Talagang ano siya, tipid sa ano, sa bracket. Ito free yung bracket nito. Yun ang isang kinaganda naman ng extreme, okay? Pero other than that, again. So, kung bibili kayo guys, actually, kahit naman yung si Xiaomi, bubble wrap lang nung dumating sa akin. So, yun yung naging sakit ng ulo ko sa pagbili ng online sa Lazada or Shopee. They require you wooden crate, no? Kung ibabalik nyo man sila sa mga sellers. So, maghandaan na kayo na sakit ng ulo ninyo if in case nabibili kayo online. Ngayon, kung marunong naman kayo magkarpintero, bili lang kayo ng kapirasong kahoy, i-return nyo yung product at least, di ba? Lalo na kung kunyari nagkaroon ng linya yan o kaya dead pixel, naku, kawawa kayo. Siyempre, balik nyo na lang para mabalik yung pera ninyo. No? So yun guys, think we're done. We're done for the day. Yan na po ang ating 32 inches Smart TV of Extreme 3200V V-Series of Extreme brand. Okay? Thanks for watching. Keep safe everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye!